Marami akong mga taong kinailangan at marami rin akong mga taong nalapitan para makarating ako kung nasaan man ako ngayon. Siguro sa akin maraming beses na kinailangan ko siya or naging parte siya ng buhay ko. Kasi ang habang journey ang pinagdaanan ko sa buhay. Kumbaga marami akong mga taong kinailangan at marami rin akong mga taong nalapitan para makarating ako kung nasaan man ako ngayon. Every time, kapag katulad dati, nung pinasok ko naman itong mundo, wala akong kaalam-alam about sa show business o sa trabaho nito. Lagi ko siyang nakakaharap. Every time na kapag kinakailangan kong gusto kong matutunan ng isang bagay, lalo na in terms sa sa pag-arte, sa pag-direct, sa lahat ng aspeto, kasi sabi ko nga, siguro sa tarang ng buhay ko, ang naging puhunan ko dito, yung lakas ng loob, saka konting kapal ng mukha, saka pagiging matyaga. Kasi nung sumabak ako sa mundong to, sa trabaho to, wala akong ka-idea, wala talaga ako, zero. As in talagang wala akong alam. Pero dahan-dahan, sa pagtatanong ko, sa ng lakas ng loob, natutunan ko siya dahan-dahan kung sa malaking aspeto hanggang sa umabot ako kung nasaan man ako ngayon sa trabaho ko. Katulad ngayon sa nakakapag-direct na ako kahit na paano, sa teleserye, sa pelikula, lahat yun, humingi ako ng tulong o ginabayan ako ng mga tao nasa tabi ko. Lahat yun, pinagtanuman ko kung ano yung dapat kong gawin para mangyari ito. Actually, alam niyo po, napakalaking tulong sa akin sa buhay ko nung dumating yung pandemya. Kasi dati talaga, ang inaano ko, puro trabaho. Kasi nandun po ako sa realidad ng buhay, na alam ko po itong pinasok kong hanap buhay, hindi pa habang buhay. Maaaring ngayon, okay ka, sa susunod na taon, baka hindi na, or baka malimutan ka na agad ng tao. Kaya ang mindset ko nun, hindi, mag-iipon, kakayod ako ng kakayod hanggang okay, hanggang gusto ko ng mga tao. Pero na-realize ko po nung pandemic, aanin mo lahat ng mga taong, yung lahat ng mga naipon mo, kung hindi mo naman iingatan yung personal mo buhay o yung health mo. Kasi maaaring nakapag-ipon ka, nakapag-invest ka na, pero dahil nga sa pinabayaan mo yung sarili mo, maga ka rin nawala. Saan mapupunta yun? Di ba po? Sayang kung hindi mo rin maiyaan ng tama. Kaya nung pandemic po na-realize ko, unang-una kailangan kong ingatan na talaga ang sarili ko. Kaya ngayon po, kahit gano'n ako ka-busy, kahit hindi rin talaga pa rin ako umihinto sa pagtatrabaho ko, binibigyan ko pa rin ngayon talaga ng time yung sarili ko na makapagpahinga ng tama at makapag-workout. Kasi sabi ko, dati tinitignan ko yung tsura ko rin kahit po sa pelikula o sa ano. Sabi ko, napapabayaan ko na yung tsura ko kasi ang dami-dami ko nang iniisip, ang dami-dami ko nang inaano. Hindi, kailangan pa rin po talaga natin nang bigyan ng time yung sarili natin. Kasi isang araw harap tayo sa salamin, maaawa ka sa sarili mo. Na lahat, inatupag mo, lahat binigyan mo ng pansin, inayos mo, ang napabayaan mo pala yung sarili mo. Kaya ngayon, everything na gaano, proud ako sa sarili ko kasi hindi na bawasan yung trabaho ko, pero binigyan ko talaga ng time yung sarili ko para mapangalaga ako. Dahil alam ko na kailangan ako ng pamilya ko at maraming mga tao na nangailangan sa akin. Kaya kailangan kong pahabain po ang buhay ko. Ayun.